Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinalo ni Joseph si Lynette sa kanilang bahay ni Carlos at tuwang-tuwa ito nang makita ang buong bahay ni Carlos. Inalala pa ngayon yung mga panahon na dati maliit lang ang bahay na tinitirahan nila at tabing ilog lang ito. Ngayon raw ay napakalaki na ng bahay ni Lynette. At ang katabi nito ay swimming pool. Ngunit hindi may tago ni Lynette ang lungkot sa kanya mga mata. Kaya tinanong siya ni Josa kung ano ang iniisip niya. At sinabi naman ni Lynette ang gumugulo sa kanyang isipan na napag-usapan nila ni Carlos na ang pagkakaroon ng anak. Naikinatuwa rin ni Josa. At pinayuhan pa si Lynette na huwag mo nang tatayo at iwasan din ang kapagkakape para mabilis ang pagbuo ng kanilang baby. Kung ano-ano pa mga payo ang sinabi ni Diosa para matulungan ang kanyang kaibigan sa agarang pagbubuntis nito. Nakabalik na naman sa nararamdaman ni Lynette at naramdaman ni Diosa ang takot ni Lynette dahil sa edad nito. Kahit sinabi pa ni Carlos na may kakilala si Carlos na nabuntis na kapareho ng edad na okay naman. Ngunit hindi rin maiwasan ni Lynette ang takot dahil may kakilala siyang kasing edad lang rin niya nang magbuntis ay namatay. Pinayuan naman siya ni Joseph na huwag nang intindihin yon dahil hindi siya pababayaan ang asawa nitong doktor. At sinabi rin ni Joseph na mas magiging maayos ang kanilang pagsasama kung magkakaroon sila ng anak ni Dr. Carlos dahil mas itibay ang relasyon nila. Sa kabilang banda naman, papasok na si Don Joselito sa ospital nang makasalubo niya si Zoe at kulit na kulit si Zoe na makita niya ang kanyang lolo. Dahil alam ito na aalis ito papuntang US, sinabi ni Don Joselito na mamaya pa naman ang alis niya papuntang US. Nandoon siya sa Apex para kausapin ang kanyang anak dahil may sasabihin siyang mahalagang bagay dito. Naikinibahala ni Zoe dahil nararamdaman niya na may pinagawa ang kanyang lolo at maaaring may nalalaman na ito tungkol sa kanyang katauhan. Sa di inaasahan, dahil sa pag-ilag ng kanyang lolo sa kanyang daraanan, ay nasanggi ni Zoe ang hawak-hawak na kanyang lolo at tumilapon ang papel sa paahan ni Zoe at napulot ito ng Zoe. At ang pamadali rin si Zoe ang buksan ito at nakita niya na genetic result ito. Kaya tinanong ni Zoe kung sino ang pina-DNA test ng kanyang lolo dahil nabasa niya sa papel na 0% ang nakalagay. At tinamin naman ni Don Joselito kay Zoe na ang result na iyon ay result nila ni Zoe at ni Don Joselito bilang grandparent test. Kahit alam na ni Zoe ang nalaman ni Don Joselito ay napanggap pa rin si Zoe na nasaktan siya sa naging resulta at hindi siya naniniwala. Kaya nakuha niya ang simpatya ng kanyang lolo. At sinabi ni Zoe na kailangan niya makausap ang kanyang mama Moira. Sinabi naman ni Don Joselito na siya na ang kakausap kay Moira. At hintayin na lang ni Zoe ang daddy nito. Pagkaalis ni Don Joselito ay agad naman tinawagan ni Zoe si Moira. At sinabi niya sa kanyang mami na papunta doon ang kanyang lolo at alam na nito na hindi siya kadugo. Nakuubokin na ang mag-ina. Ano na kaya ang gagawin nila? Kung nagustuhan niyo ang aking pagkukwento, huwag niyo naman kalimutan na i-like, i-subscribe at i-press niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!